Yan ay isang abandonadong isla na tinatawag na Toothbrush Island. And today, mag-i-spend kami ng 24 oras sa islang yan. Samahan nyo kami. Let's go! Ang Toothbrush Island ay isang abandonadong island na na-explore natin sa nakaraan nating upload. Inalam natin ang kasaysayan nito at inalam natin ang mga laman ng islang ito. Para sa pag-iikot namin sa lugar na ito ay may isang tanong sa isip ko. At ito ay kung ano kaya ang pakiramdam ng tumira sa isang isla. Kaya naman napag-isipan namin na gawin ito sa loob ng 24 oras. At ganito kami makakapunta sa isla. Pinapakilala ko sa inyo. Ito yung pinakasikat na island dito sa Rizal. Ang tawag dito is Toothbrush Island dahil malasipilyo na itong hugis. Ito na siya, explorers. Parating na kami dito sa isla and mamaya magsiset up kami ng camp dito. And... Pagkarating sa isla ay kailangan na namin tanggapin na kami na lang dito sa loob ng 24 oras. Dahil kami ay iiwan nila kaya Roberto at babalikan nila kami kinabukasan. Ano pre? Pre, sige, bukas na lang pre. Ano, tayo na lang dito pre. Kaya ba? This is it. Kaya mo ba pre? At dahil nga nandito na kami, kailangan na namin i-start ang timer ng 24 hours challenge. Sa Inexplorers, nandito na kami sa island and i-start na namin yung timer namin ng 24 hours sa isla na to. Kami na lang dito and yun, start mo na pre. Pakita mo pre. Yan. Yun! Tayo na lang dito pre. Tayo na lang. Walang pupunta sa atin dito para i-save tayo sa loob ng 24 hours kung anong mangyari sa atin. No contact pare. So yun, simulan na natin to and sisimulan namin sa pag-ano ng campsite namin dito sa gitna, dito sa church. Meron kaming dalawang hakbang para makabuo ng campsite sa paligid ng church. Una, kailangan namin i-set up yung mga tent na dala namin. Pangalawa, kailangan namin maghanap ng bato at ng kahoy. Para saan yung bato at saka yung kahoy? Siyempre, pag pinagsama mo ito, ay makakagawa ka ng bonfire. Ipapasok namin itong mga gamit namin. Namin ipasok ito kasi ano. Okay na. Ayun, wala kami ng mga kahoy para lang pang bonfire na. Guys, kung tinatanong niyo kung bakit namin ito ginawa, nandito lang sa inyo is Boss Mark! Huwag ka dyan, pre! Mahal ka pa namin! Ay! Yan! Eh! Guys, ang dami na kami dito. Medyo maapoy-apoy na yung bonfire namin. So, yan. Dumating kami rito ng 4:40 kanina kasi medyo natagal lang kami. So bukas pa kami ng 4 lalabas. Kasi gusto ko talaga na maranasan namin yun, kung what it's like to live in this island. No? Yun. So yun guys, maghahanap kami ng ahoy namin para sa ano. Kasi gumagawa kami ng bonfire para sa isang podcast sa second channel. Visit tayo nyo yung second channel. So pre, ito malaki na ito. At nang masindihan na yung bonfire, ay oras naman para sa pagluluto namin ng pagkain. Sardinas na itlog. Dito ay unti-unti ko nang nararamdaman yung pakiramdam
bagong tumira sa isang isla. So yun guys, na-set up ko na. Nalipat ko na yung sinaing namin doon. At ngayong nakahanda na lahat, oras na para sa kwentuhan at kainan. So, Explorers, nag-set up kami rito ng ano kasi magkakaroon kami ng konting parang short podcast para sa aking second channel, no. Yun. Dito muna kami, kwentuhan muna kami. And pag-uusapan namin ngayon yung mga ano, yung mga dahilan and yung ano kung paano kami nagsimula. Kung saan kami nagsimula. So yan, dito. Itong ginagawa namin, we're doing this para sa lahat. Yung parang scripted yung mga ano niya. Nag-enjoy ako doon. So, yung, ang ano, ganyan na ako. Wala pang COVID na. Ang ano, ganyan na ako. Tapos yun, video-video. Nagkita kami sa 7-Eleven Pantok. Oh, may bumaksak ka dyan. Dito, ano ka ba daw? Natambog na eh. No? Ay, gagi. Saan pa kasi kayo? Luto. Guys, nandito kami sa tent after ng mahabang usapan. Pahinga na kami. It's bukas naman ulit. 24 hours, baby. Let's go. Oh, guys. Hindi namin alam kung anong oras na. Pero tuloy-tuloy na yung tulog namin. Hindi namin naglibot ng madaling araw. Sige ma, dito. Lamig! So yun, Explorers. Kagising lang namin. Nag-enjoy talaga kami matulog kagabi. And sobrang, wala naman masyado nangyari. Dapat talaga iikot kami ng gabi pero sobrang lamig dito sa lugar na to. And talagang gaganahan ka matulog. So hindi na kami nakapag-ikot ng gabi. Okay naman. Nakasurvive naman. Nakasurvive nga kami pero na-discovery naman namin na ang ilan sa mga gamit namin ay kinalat ng aso. Kanyari boy. Napagtripan yung sapatos ko pre, wala ka isa oh. Lagi wala ka sosotin ito pa uwi. Time check natin, 6:50 na ng umaga. Eche! Nahanap ko na yung sapatos ko, pre. Ano mo, namalikmata ako ah. Nandito lang pala. Ano ba, acting tayo na ano? Ha? Ano ko na acting tayo? Huwag na, dapat ano tayo. Totoong vlogger. Eh no. Kala, huwag ka naman sana may damage, no? Dami-dami. Ah! Makakauwi na tayo. So yun, Explorers, meron na lang kami ditong 8 hours and 59 minutes and 9 seconds, guys. So, yun. Yung mga gagawin na lang namin is ikutin na lang muna namin. Tapos, pupunta kami dun sa isang overlooking dito banda. Yung bahay, pre. Yung bahay dati ng mga bell. Bahay ba o parang ano? Ano yung casket talaga yung nakapati? Uy! Ay putik! Ganda! Ang ganda dito, guys.
itatanong nyo sa amin kung bakit namin ito ginagawa, siguro ang masasagot lang namin sa inyo, wala. Gusto lang namin i-document lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Kung bakit ba kami nandito rin din sa isla para mag-spend ng 24 hours, siguro gusto ko lang malaman kung paano mabuhay yung Bello family nung nandito sila. No? This is an isolated island. No? Malayo to sa mga tao. Malapit pa rin siya sa Pangpang. Pero sila lang yun nandito. So, isa yun sa gusto naming maranasan sa loob lang ng 24 hours. So, kaya namin ito ginagawa dahil dun. And kailangan na rin namin ng experience, kumbaga. Kaya, kita nyo naman. Ayan. Hindi nakakasawa, guys, na gawin yung mga ginagawa namin. 19 hours in sa challenge ay naramdaman na namin yung pagkabagot. Kaya naman nag-isip kami ng mga paraan para kami ay malibang. Isa sa mga ginawa ko ay ang pagbato ng bato sa lata. Pero eventually ay nagsawa rin ako sa mga ito. So yun guys, meron na lang tayo ditong mahigit 5 hours pare. Makakalis na kami rito. Yun nga lang, medyo kinampos kami sa pagkain. Wala kaming tanghalian ngayon. Pinugutom na kami. Pinapunta na namin si Kuya Roberto dito para dito na siya kumain na rin. So yun guys, sobrang boring dito. Habang inaantay namin si Kuya Roberto, ang gagawin muna namin is maglalaro kami ng tumbang preso. So yun guys, andito na si Kuya Roberto. Andito na siya, our savior pare. Mahinam lang ng bangka. Pero okay lang pre. Ito na yung ano namin pare. Oh, 22 hours in na hindi namin namalayan na umalis pala ulit si Kuya Roberto. Kaya naman nag-ikot-ikot ulit kami sa paligid ng isla. At nakilala namin ang manging islang ito. Kuya, naniniwala ka kuya, nagstay kami dyan 24 hours. Dito. Okay. 23 hours in sa challenge ay kailangan na naming iligpit lahat ng mga kalat namin pati na yung mga tent. Para makapaghanda na kami sa pag-alis namin sa islang ito. Kaya naman ang maligpit na lahat ay kasabay naman nito ang pagtatapos ng 24 hours challenge. So guys, medyo malapit na matapos tong challenge namin. So, tingnan natin ilang minuto na lang pre. So, meron na tayo 3 minutes and 40 seconds. So yun, malapit na kami. Medyo buryo na kami rito. Medyo tinatamad na yung iba. Tingnan mo to. Tulalaan na pre. So yun guys, malapit na matapos yung challenge natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi na po pwedeng pumunta rito dahil this is a private property. Ayon na din sa request sa akin ng mga kamag-anak ng may-ari nito. So yun, malapit na matapos. 7 6 5 4 3 2 1 Let's go! Let's go! 24 hours baby. Yan. Let's go. Okay na. Let's go. Alis na tayo dito. Oh no, pre. May problema pala tayo, pre. Wala po si Kuya Roberto dito. Alis na tayo dito. Let's go. Bye-bye, toothbrush. Bye-bye. I love you. Pre, higit na natin yung mga pre, mga gamit. Boy. Naka-record na ba yun, Ken? So yun guys, paalis na kami ng island. And yun, gusto ko lang sabihin na hindi na pwedeng puntahan yung Toothbrush Island dahil private property yun. So, siguro enough na yung napakita namin sa inyo. Yung itsura ng loob ng island na yun. Kaya, for the